Matulog talagang may kulitan, may routine kami niyan bago matulog. Tapos siya na lang kasi kusang lumalapit. Yung pag lumapit na yan, gusto magpakarga or gusto nang magpaano na ayun, kinakatakantahan ko na siya. Tapos hanggang sa makatulog niya. Sanay din siya na niyayakap. Hindi yan natutulog nang hindi nararamdaman yung nakadikit yung katawan namin. Kasi nauuna kaming dalawa ni Yuki nalabas ng kwarto. Tapos minsan, hinahanap niya yung daddy niya, uutusan ko kasi nauutusan niya eh. Gisingin mo or puntahan mo. Ang mangyayari, naghihintay ako sa pito kasi lumalabas yung dalawa. Pagpasok ko, magkayakap na sila doon, natutulog na ulit. Wow, kunwari hindi ako napansin. Kunwari hindi ako nakita. Mabay pahingi naman. Chimkin kaya yan? Kasi marami nagsasuggest na pakain ito ng manok. Simula nung nasubukan niya, hindi na siya kumakain ng walang manok. Kahit i-mix namin yung nilagang carrot sa peach niya, ayaw niyang kumain. Tamagin mo. Daddy! Tawagin mo! Sabihin mo, alam ko gising ka na. Buksan mo na ang pinto. Kasi yun nga, mula nung puppy siya, kapag kinakausap namin siya, parang bata kung kausapin. Tapos kapag may tanong kami sa kanya na kailangan niyang sumagot, hanggang sa ngayon, nakasanayan niya. Super seloso talaga. Hindi pwedeng kahit hawak kamay kami nagtati niya, hindi pwede. Sa kwarto bed, magkayakap, hindi pwede. Nagagalit siya. Sobrang laki nang naitulog niya, especially sa amin just for the past few months na naka-encounter kami ng mental health issue. Sa previous works namin, talagang siya yung nakapawala, nakapanumbalik ng sigla namin. Thank you, dear, sa pagbaka sa'yo sa amin dati. Grabe. Kahit hanggang ngayon, na... Basta hindi ko parang hindi ko ma-imagine na pala sa Yuki sa buhay. Huwag daw mag-alala na. Aalagaan ka namin. Mamahalin ka namin. Na, nanghigit pa sa pagmamahal namin sa isa.